Hello everyone! Welcome back to our channel. Mga kabondat, tingnan nyo. Puro pera. May balloon. May alak. Oh, tingin nyo anong klaseng arrangement ang gagawin natin. Anyway, manood lang po tayo at malalaman nyo yan. Simulan natin sa paggawa ng shape ng flower made out of this money. Dito sa pera na to, tulad ng ating ginagawa sa ating money bouquet, ganun din ang gagawin natin para sa project na ito. And let me inform you mga kabondat, ang amount ng pera natin dito ay worth 5,000 pesos. Yun nga lang, hindi tayo nakapagpalit ng mga bagong notes, kaya medyo, you know, sagi yung papel, yung pinakapera natin. Mas maganda kung yung malulutong eh. But anyway, it's okay. Pera pa rin naman yan. Now, we're trying to make this 500 bill. Ayan. Oh, madali lang po gumawa ng shape ng flower, di po ba? Naku, marami nito sa YouTube. Kung makikita nyo talaga, manonood kayo ng mga presentation, common itong ganitong klaseng setup ng pera. So, ayan na. Nakadalawa na tayo. Now, let's try with a peso bill. And by the way, mga kabondat, huwag kayong mag-worry ha. Yung tape natin, kahit sa ang pera, kahit sa ang note, hindi siya dumidikit. Dumidikit as in, but pag tinanggal mo siya, hindi nakaka-apekto sa pera natin mismo. Kaya huwag kayong matakot. Iba kasi binabalot ng anything like plastic or cellophane yung pera para safe nga naman. But for me, okay lang kasi hindi naman nadadamage. Well, sinubukan ko muna ito sa sarili kong pera bago ko siya ginawa sa iba. So, ayan. Ayan na silang lahat, di ba? Ang ganda po, ano, pag marami. Imagine what if kung 50,000 o 100,000 peso bills. Ang dami. So, ayan. Ang ating susunod ay ang ating box. Kita nyo? Dito natin lalagay yung bote ng alak, yung ating bottle of liquor. But first, siyempre, kailangan may balot. Diba? Napaka-dull tingnan kung yung mismong wood lang ang lalabas at makikita ng tao yung pagbibigyan natin. So, I try to put some wrapping at ang gagawin kong pandikit ay mismong itong glue stick or glue gun ang gagamitin natin para siguradong hindi siya bibitaw. First time nga pala natin makareceive na ganitong project, ganitong request. And by the way, ito pong request na to, itong project na to, ay request ng ating former colleague from the hotel. Tawag pa ho ito galing abroad. Shout out, Miss Grace. Sasabihin ko bang property mo? Okay. Grace of Rotana Hotel in Bahrain. Thank you so much sa pagtitiwala mo sa akin. At I'll make sure na gagandahan ko ito para matuwa naman ng iyong mga parents. Para sa kanya pa, para nga pala sa kanya itong mga magulang. So, ayan. Instead na may old rose lang, may combination din ng white. Ayan, tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy lang ang dikit natin. And then, ilarap natin yung other side ng white color. Tingnan ko pag natanggal pa ang dikit nito. Oh. See? Ayan na. Yung other side naman. Sana makatanggap po tayo ng ganitong project, no? Kasi nung ginawa ko to, napaka, ano,
napakasaya, napakasarap gawin talaga. Mas lumalabas yung imagination mo para mas gumanda yung arrangement. Nakakita ko sa ibang gumagawa, ginagawa nila bouquet, yung liquor, yung bottle bouquet, iba naman money bouquet. But this time, pinagsama natin yung alak at yung pera. Okay, we're almost done. We just have to be sure that this wrapper would not fade off from the wood. Ayan na. Ang isusunod natin dito, pagkatapos natin magbalot, ay yung bottle of liquor. So, ayan mga kabondat. Balot na natin ang kahoy, isunod naman natin ang bottle of liquor. So, ayan. Kailangan hindi ito gagalaw. Kasi i-deliver pa natin ito. Mag-shake ito kung wala man lang way para dumikit sa kahoy. So, lalagyan din natin ito ng glue stick. Just to be sure it would not move. So, ayan. Kita nyo? At para sigurado, lagyan din natin yung kilid sa labas. Ayan na. What's next will be our floral foam. Itong foam, ito ang magsisilbing tusukan ng ating balloons at ng ating mga pera. I mean, lahat ng ating design na ilalagay sa project na ito. So, ayan. Meron na tayo sa likod, sa harapan. At this time, we're going to start putting our things, our stuff. Ayan. At para din hindi mahugot sa foam yung ating mga sticks or tubes, nilalagyan din natin nga ng glue stick. Ayan. Happy birthday! Okay na. Now, time for us to put our money bouquet. Money flower. On this part, gagawa tayo ng shape ng bulaklak. Kung mapapansin nyo, manood lang po kayo, parang bulaklak. O, hindi, bulaklak talaga. Shape flower talaga. Kaya sabi ko nga before, mas maganda kung yung notes, yung currency natin ay bago, malutong. At syempre, yung lahat ng bills meron tayo, may 50, 100, saka 500. Ay mostly dito, ang nagamit is 100 bill eh. So, ayan, kita nyo? Nag-shape din ako ng flower. Ayan, dito naman tayo sa lower part. Sa middle part, maglagay tayo. Maganda itong ganitong klaseng arrangement, lalo pag, let's say, magki-Christmas. Diba? And for sure, mas bagay ito sa mga daddy. Yung mga dading tulad natin. Diba? Well, kung di ka naman umiinom, display mo na lang yung anak. Ayan, lagyan natin ang dot sa gitna ng ating flower. Okay, so, kita nyo naman, diba? Yung mismong pera na shape ng flower, ginawa pa nating another shape of group of flower. So, ayan na. Tatlo na tayo. Dito naman tayo sa kabila. I really hope na magustuhan to ng father ng ating
Holig before. Well, actually, hindi lang to isang arrangement, isang project eh. Meron pa tayong isang money bouquet na hindi na natin naisama sa uploads, mga kabondat. At makikita nyo lang ito maya-maya, later on after the video, makikita nyo kung sino nag-receive ng ating mga project. So, 1, 2, 3, 4. Ayos ah, halos na, halos mapuno na. Imagine what if kung 10,000 pa ito, 20,000 bills. Konti na lang dito sa baba at tayo matatapos na. Nga pala mga kabondat, after this, talagang fully finish ko siya, linisin ko siya, as in dadagdagan ko ng design pagdating na sa tindahan. Kaya makikita nyo lang sa pictures na magiging iba na siya. Wala tayong sapat na gamit dito sa bahay, kaya I'm really sorry po mga kabondat. But I mean, you can see the whole picture, the whole accent of our arrangement. Kumbaga, marirecognize nyo na ako anong shape at anong itsura. Ayan, ito na siguro ang ating last part sa bandang ibaba. And by the way, pagkatusok natin, lalagyan natin ito ng glue stick. Just to be sure, hindi ito mabubunot. Tulad nga na sabi ko, i-deliver pa natin ito. Baka pagdating sa delivery sa ating drop-off, eh wala na, lagas na ang ating halaman, ang ating bulaklak. Ayan, tuloy-tuloy lang po. Tulad po ang sabi ko, shoutout po sa aking previous colleague, Miss Grace of Rotana in Bahrain. Thank you so much for trusting me. At kamusta rin po sa ating mga dating kasamahan dyan. Sana po tayo iligtas sa anumang kapahamakan. At kung kayo'y bago sa ating channel, please do subscribe para updated tayo sa mga darating pa mga uploads. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Just keep on watching every uploads we do. Ayan o, naglagay pa tayo ng konting dried things, dried materials. So ayan, ito po, tulad ng sabi ko, ito yung arrangement natin, the whole package. But I mean, may konting linis pa ito pagdating sa tindahan. Guys, I hope you like this one.